What's up mga kaibigan? Welcome back sa Anime Clan Channel. Gusto ko lang i-share sa inyo ang PC build ko at kung magkano lahat-lahat ng nagastos ko para dito. Kahit ako guys na-excite dahil 2 months na sa akin to, pero nakakalimutan ko i-compute kung magkano nga ba ang nagastos ko. So tingnan natin. Alamin nyo din kung worth it ba ito. Ipapakita ko isa-isa yung mga parts ng PC ko at kung magkano ko nabili. Mag-start tayo sa brand new microphone ko from Mayono. Super cool nila guys at pinadalhan nila ulit tayo ng Mayono AUPM422 USB microphone. Ang astig guys, may kasama pang free gift OTG na Type-C. May konting lukot yung box but I think it's okay dahil alam ko may foam pa naman ito sa loob. Alright, buksan na natin. Nandito yung pop filter, manual, and then yung windscreen. Tingnan naman natin guys yung second layer. Okay, nandito yung metal arm stand. Meron ding clip, tapos ito yung shock mount. Dito ilalagay yung mic para malessen yung noise kapag gumagalaw yung arms o yung table ko. Part din ito ng stand. At last, itong microphone. Hindi ko in-expect guys, pero ang bigat nito. Masasabi ko talaga na good quality. Ito lahat yung laman ng box. So buuin na natin. Sobrang ganda guys, hindi na ako yoyoko kapag nagre-record. Nag-testing na din ako guys sa Adobe Audition ang solid nito. At ito na rin yung ginagamit ko sa video na ito. Approve guys, sa sobrang excite ko, nakalimutan ko na yung cool feature nito. Touchscreen guys, yung mute button. Wala nang maririnig na click yung kausap mo or kapag may ginagawa ka. Kapag kailangan nyo ng microphone, i-check nyo yung Mayono guys. Dahil ang ganda ng rating ng brand na ito. Nga pala guys, box na lang yung ipapakita ko. Dahil nakabuild na yung PC ko. Nagtry ako mag-video pero nakakapagod pala guys mag-build. Hindi naman kasi kami pro sa ganitong bagay. Kaya hindi ko na naasikaso na mag-video pa. So simulan na natin sa processor. Ang napili ko ay Ryzen 5 5600G for 10,999 pesos. Ito yung pinili ko dahil may integrated graphics card na siya. Grabe kasi guys yung mga graphics card ngayon. Umaabot ng 20 hanggang 30K. Next motherboard. Para sa motherboard, ang pinili ko ay itong Asus Prime B50MA Wi-Fi 2 for 6,140 pesos. Bakit ito naman yung napili ko? Una sa lahat, compatible siya sa Ryzen 5 na binili ko. Pangalawa, ito yung pinakamura sa B50 line. At pangatlo, may Wi-Fi na siya. Sunod, power supply. Para sa power supply, nagsettle na ako sa Gigabyte 650 watts na 80 plus bronze certified for 2,953 pesos. Madaming mura na power supply guys. Kahit 1K or less, makakabili na kayo. Kaso minsan, pumapalya kasi yung mga generic. Imagine guys, gumastos kayo ng malaki tapos nasira lang dahil nagtipid kayo sa power supply. So ayun guys, para sure na safe yung investment nyo, huwag nyong tipirin yung power supply para siguradong tatagal yung equipments natin. Okay, next, RAM naman. Wala na kasi guys yung RAM dahil nasa loob na ng PC ko. Bumili ako ng 16GB RAM ng Team Elite T-Force Delta RGB DDR4 for 4,959 pesos. Dalawang stick to guys na tag 8GB kaya 16GB. Okay, next, para sa storage, bumili tayo ng hard drive. Seagate Barracuda na 1TB for 2,136 pesos. Reliable kasi guys yung Seagate na brand pagdating sa storage. Kaya ito na agad yung pinili ko. Sunod, para naman sa SSD, bumili ako ng Gigabyte M.2 2280 na 256GB for 1,899 pesos. Storage din ito guys. Guys, sobrang bilis ng SSD compare sa HDD. As in super bilis guys, like 5 times yung bilis niya. Kaya dahil dyan, bumili pa ako ng isang SSD na 500GB naman for 1,900 pesos. Second hand lang kasi to guys,
at iniiwasan ko talaga bumili ng second hand, lalo na kapag sa gantong mga gamit, dahil baka sira na o malapit nang masira ito at hindi natin alam. Pero so far, okay naman. Solid din talaga guys yung SSD, kaso medyo mahal. Next naman, bumili ako ng fans. Pinuno ko talaga ng fans guys dahil mainit dito sa amin. Natatakot ako na baka mag-overheat itong PC ko. Bumili ako ng isang set, 3 fans ito na may kasamang hub. Tapos bumili ako ng 5 pang additional. So 8 lahat na fans yung binili ko para sure na magamit kahit summer. So makikita nyo na in-play fans ito at umabot ng 1,270 pesos yung 8 fans na ito. Ngayon ko lang na-realize na ang mahal pala ng nagastos ko dito. Bumili na rin ako guys ng webcam. Malay nyo, mag-stream tayo. Ang napili ko ay Logitech C920 for 2,476 pesos. Sulit na rin guys dahil malinaw siya. Sa katunayan, ito yung ginagamit ko na pang video ngayon sa mga box na ito. I-focus lang natin ito. O diba guys, ang sulit. Tapos itong RGB speaker ay nabili ko lang ng 400 pesos. Okay na rin siya guys, pang samantala. Yung keyboard at mouse ko naman ay nabili ko lang ng 275 pesos. Pang samantagal lang naman guys. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay mabilis yung PC ko. Tapos yung nabili kong monitor ay ViewFlash MX22 inches. Yan guys ay for 3,449 pesos. To be honest guys, ang pangit guys ng quality nito. Sa lahat ng nabili ko, dito lang ako na-disappoint. Nagtipid na kasi ako dito dahil ang bala ko sanang bilin ay yung tagpa 5K. Pero for 22 inches, mura na rin talaga ito guys para sa 3K. At panghuli, yung PC case. Humanap lang din ako ng pinakamura at maganda tingnan. Ito ay Keytec Mid Tower Gaming PC case. Maganda din ito guys at may tempered glass na din. Ang kapal guys ng salamin. Kaya para sa akin sulit na din. So magkano ang total? Umabot guys ng 40,054 pesos ang lahat ng nagastos ko. Pero dahil naka-discount din ako sa mga voucher, palagay ko ang nagastos ko lang ay nasa 37,000. Ngayon ang tanong, sulit ba? Sulit na sulit guys. Ang lahat ng kailangan kong software ay kaya nito i-run. Photoshop, Premiere Pro, Audition, Dota 2, kayang-kaya nito i-run kahit na yung Valorant. Kaso hindi ako naglalaro nun. Sana nagustuhan nyo ito. May giveaway nga pala tayo para sa ating anniversary. Sali kayo dun at baka kayo yung manalo. Kita-kits tayo sa next video. Ingat guys!